isa ka ba sa mga naniniwala tungkol sa mga aswang, multo, inkanto o maligno? Kung ganon, ay sama-sama tayo na pag-usapan ang mga ito. Paiba muna tayo sandali mga idol. Pag-usapan lang natin ng ilang minuto kung ano-ano ba ang mga klase ng mga aswang at maligno sa Pilipinas. Disclaimer lang po, lahat na lugar dito sa atin ay may iba't ibang mythical creature. Maaaring magkakapareho ang mga anyo at pinanggagalingan nila, pero magkakaiba ang ibinigay na pangalan. Maaari ding may mga hindi ako nabanggit o naisama sa bidyong ito. Sana ay maunawaan natin at mag-enjoy na lang po tayo bilang bahagi ng selebrasyon sa Araw ng Mga Patay. Maraming salamat mga idol. Mga uri ng aswang, maligno at inkanto sa Pilipinas. Unglok. Isang dambuhalang nilalang na nangunguha ng mga batang pasaway. Kulay itim na kasing itim ng anino at malalaki ang mga ngipin. Isa ito sa mga kinatatakutan ng mga kabataan noong unang panahon. Wuwog. Isang nilalang na mahilig na manipsip ng mga sanggol na nasa tiyan ng buntis para itong anyo ng manananggal. Pero ang pinagkakaiba nila ay tanging ulo lang at mga lamang loob ang humihiwalay sa katawan nito. Ginagamit na pangsakal ang bituka nila at ang mga buhok nito sa biktima. Sigbin. Isa sa mga sikat na nilalang sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Inihalin tulad ito ng isang kangaro dahil sa pagkakatulad ng mga anyo nito. Kadalasan ay alaga ito ng mga taong marunong sa pambabarang at kulam, at minsan din ay alaga ng mga albularyo. Kapag mahina daw ang iyong naririnig na busis galing sa nilalang na ito, ibig sabihin nasa malapit lang siya. Pero kapag malakas ay nasa malayo ito sa iyo. Batibat. Nakakaranas ka na ba nang minsan sa iyong pagtulog ay biglang nahihirapan ka sa paghinga na parang may nakadagan sa iyo? Pero kung gusto mong gumalaw at gumising pero hindi mo magawa, batibat na ang may gawa pag nakakaranas ka ng ganito. Isang napakalaking bulas na naninirahan sa mga puno. Minsan, gumaganti ang mga ito kung pinuputol mo ang mga puno na naging tirahan nila. Balbal. Ang balbal ay pinaniniwala ang nagnanakaw ng patay na tao sa isang burol o kaya'y pagkalibing ito. Kung nanakawin ng balbal ang isang patay, pinapalitan niya ito ng kadalasan na puno ng saging. Ang puno ng saging ay pinaniniwala ang nagmimistulang tunay na katawan na patay sa mga mata ng tao. Ngunit puno ng saging lamang ito. Anininggaw. Isang uri o lahi ng aswang na kalimitan naninirahan sa mga puno at madalas nasa kagubatan nakatira. Kilala bilang agresibo at walang awa kapag umatake ang mga ito. Paborito nila ang laman ng tao at tulad ng mga aswang, kaya din itong gayahin ang anyo ng mga hayop tulad ng aso, ibon at baboy. Alan. Isang uri ng nilalang na parang paniki ang anyo. Mahahaba ang mga kamay at kuko. Mahilig din itong maglambitin sa mga puno at matutulog na tulad din ng paniki. Kaya din itong gumaya ng anyo ng asawa sa mga babae na magugustuhan ito para magkakaroon sila ng anak. Tiyanak ay isang nilalang na gumagaya sa anyo ng isang bata.
karaniwang nitong hinuhubog ang sarili bilang isang bagong silang na sanggol at umiyak katulad ito upang mahikayat ang mga walang kamalay-malay na mga manlalakbay. Kapag dinampot ng isang biktima, nagbabalik ito sa tunay na kaanyuhan at aatakihin ang biktima. Ito yung tiya na may anak. Bukod sa paglaslas sa mga biktima, natutuwa rin ang mga tiyanak sa panliligaw ng landas ng mga manlalakbay o pagdukot sa mga bata. Ama Matyag, uri ng nilalang na umaatake sa mga bukirin tulad ng palayan at maisan. Nakatira sila at gumagalaw sa ilalim ng lupa. Mababait naman ang mga ito. Huwag mo lang galawin ang tirahan nila. Pwede naman silang pakiusapan at magpaalam sa kanila kapag binubungkal ang lupa na maaring isa sa mga tirahan ng mga amamatsyag. Manananggal. Marahil ay kilala ito ng karamihan. Laman ito sa mga kwento ng ating mga ninuno at pati na sa mga palabas at telebisyon. Kadalasan ang mga biktima nila ang mga buntis. Sarap na sarap ang mga ito sa sanggol na nasa sinapupunan ng buntis. At tulad ng mga nakikita at naririnig natin, nahahati ang katawan ng mga ito. Mapapatay mo ito sa pamamagitan ng pagpatama ng bagakay na kawayan o di kaya ay budburan mo ng asin ang putol ng katawan nito bago ito makabalik. Kadalasan lang ay nasa likod ng bahay iniwan ng mga ito ang kanilang putol na katawan. Tik-tik. Isang uri ng aswang na kadalasan ay nagpalipat-lipat ng mga lugar. Kadalasan ay isang angkan ang magkakasama. Pinipili nila ang mamuhay ng tahimik at umiiwas sa mga gulo. Pero kapag may isa na miyembro ng pamilya nila ang sinasaktan, aasahan na hindi talaga nila titigilan ang kalaban hanggang sa makaganti ang mga ito. Kaya din nilang mag-anyo ng hayop tulad ng aso, baboy at ibon. Alcantar, uri ng maligno o inkanto na naninirahan sa mga malalaking bato. Kadalasan ay ginagamit ito bilang tauhan ng mga malalakas na mga mangkukulam at barangan. Malakas ang pisikal na atake nito at inutusan ito ng kanilang kinikilalang pinuno ng mga mangkukulam para patayin ang mga kalaban. Abwak, isang uri ng aswang na naninirahan sa mga puno. At tulad ng mga aniningaw, nasa kagubatin din ito nakatira. Kadalasan na umatake ito sa mga taong naliligaw doon sa gubat o mga taong mahilig magpupunta doon sa kagubatan. Inatake nila ito, kinukuha ang mga laman at kinakain. Kahit na hindi nila kayang gayahin ang anyo ng ibon, aso o baboy, pero lamang ang mga ito sa bilis at liksi. Kataw, isang uri ng lamang dagat na mas kilala sa mga probinsya, lalo na ng probinsya ng Sikihor. Isang anyong tao at kalahating isda. Kalimitang namimiktima ito ng mga mangingisda sa pamamagitan ng pang-aakit nito. Dinadala nila ang biktima sa pusod ng karagatan. Palasikan, mga engkanto na naninirahan malapit sa mga kabayan. Tulad din ito sa duwende, may mga mababait at may salbahe din. Kaya nitong magbabala sa pamamagitan ng sipol kapag may paparating na mga sakuna o trahedya. Tikbalang ay isang nilalang na may mala kabayong hitsura. Kabilang ito sa mga nilalang na mitolohiya at kwintong bayan ng Pilipinas. Mayroon itong katawan ng isang tao, subalit may mga paa ng isang kabayo. Batay sa paniniwala, nakasani ang tikbalang
ng paggaligaw ng landas ng mga tao doon sa kagubatan. Kapre. Sa mitolohiya ng Pilipinas, ang kapre ay isang higanting mabalahibo at mahilig sa tabako at kadalasan nagpapakita mula sa puno ng baliti. Kilalang hindi agresibo at tahimik, palakaibigan din ang nilalang na ito. Mandurugo, isang magandang babae na nang-aakit sa mapiling bibiktima ng lalaki. Kapag nakuha na ang loob ng biktima, dadalhin ito sa lugar niya. Dito na magbabago at makikita ang tunay na anyo nito. Anyong paniki na may napakahabang dila at matatalas na kuko. Ang dila ang gagamitin ng mga ito na panipsip sa dugo ng biktima. White Lady, isa din sa mga sikat at kilalang nilalang sa buong Pilipinas. Ito daw ang nagiging sanhi sa mga nadidisgrasyang sasakyan. Bigla itong magpapakita sa gitna ng kalsada. Naghihiganti daw ang mga ito dahil sa mga nangyayari sa kanila, tulad ng nirip, brutal na pagkamatay, o di kaya ay niluko ng asawa at nagpakamatay. Ang Ablan, isang uri ng engkanto na nananirahan sa mga punong kahoy at mga ilog. Malalaking bulas ang mga ito na parang uso. Mahahaba ang mga kamay. Ito ang mga kadalasan na dahilan sa mga naliligaw ng mga tao tuwing mapagawi ang mga ito sa gubat. Ang mga busaw, isang mataas na uri ng aswang na namumuhay tulad ng mga tao. Itinuring na isa sa mga pinakamalakas na lahi ng mga aswang. Kadalasan na nag-aalaga sila ng mga hayop tulad ng manok, bibi at kambing para pagkukunan nila ng pagkain sa araw-araw. Hindi naman sila yung tipo na umaatake sa mga tao. Hindi din sila agresibo. Huwag mo lang silang galitin dahil matitikman mo ang pinakasakit na kamatayan. At ang duwende ay isang karakter sa mitolohiyang Pilipino. Isa itong maliit na anyo ng tao. Mayroon itong kapangyarihan at maaari rin itong ihambing doon sa nuno ng punso. May tinatawag na mabait at salbahing duwende. Pero kadalasan sa kanila ay palakaibigan at gusto lang na makipaglaro sa mga tao. Maraming salamat sa pagsama nyo sa ating kwento ngayon, mga idol. At Merry Christmas sa ating lahat.